Napapansin mo ba yung mga dahon ng inyong sili na parang may kulubot or wrinkled leaves? Or wilt, brown tips na dahon, nanunuyo, or nalalagas. Ay, baka kulang sa calcium. Well, pag-usapan natin kung paano nga ba gumawa ng calcium powder gamit ang mga eggshells sa bahay. Hi, good day mga ka-hardin, and welcome to my channel. This is the Container Hardinero again, and this time this is just gonna be a quick vlog and just to show you how to make your own calcium or eggshell powder supplement. Tara. These are the things you need. Madali lang to. First off, eggshells. Kahit ano namang klase ng itlog, iwasan lang natin gamitin yung may itim at mga kulubot. Sunod natin ang kaldero or kahit anong similar na pwedeng pagpakuluan. And lastly, ang ating mortar and pestle or almeres, pandikdik sa ating mga itlog or eggshells. Aray ko! Ang unang hakbang, pakukuluan muna natin ang mga eggshells. Yun nga, para sa ating unang hakbang, siguraduhin pakuluan ang mga eggshells na kahit sa loob ng 5 minuto para maiwasan ang mga microbes na tinatawag na salmonella at para maging brittle na din. Ang sunod, hanguin at hugasan ang mga pinakuluang itlog. Dala pa rin ito ang mga dumi. Matapos unang hugasan, maaaring gamitin ang ikalawang pinagbanlawan bilang pandilig. May dala kasi itong sustansya parang fertilizer. Matapos ay salain at ibilad sa araw hanggang sa ito ay lumutong. Matapos po natin na i-segregate at pakuluan yung mga eggshells, nakita po natin na inilagay po natin siya sa arawan para ang mangyayari po niyan ay masasanitize. Kailangan kasi nating isanitize yung shells bago siya maging powder or bago siya durugin, kasi hindi natin alam, baka mayroon itong dalang salmonella na makakasama sa mga halaman. Ngayon, pagkatapos niyan na paarawan, siguro kalahating araw, make sure na brittle na yung mga shells para pag dinikdik natin siya sa ating almeres ay madalian na lang. And then pagkatapos po nun, pag nadikdik na natin siya, naging parang pulbos, pwede na natin siyang ikalat sa paligid ng halaman. Hindi ko pala na ipaliwanag ano ba ang kahalagahan ng calcium or calcium phosphate para sa halaman. Ang calcium ay basically ito ay secondary requirement or secondary requisite ng mga halaman para sila ay mambuhay ng maayos. Ang nagagawa nito, kagaya sa tao, pinapalakas ng calcium ang resistance ng halaman sa iba't ibang klase ng sakit, at basically binigbibigay din ito ng karagdagang kakayahan para sa mga gulay or halaman para mag-absorb ng nutrients para sa kanilang paglaki. And yun nga po, and sana etong video ko na ito, mabilis na video lang, ay nakatulong at nakapagbigay ng konting kaalaman sa inyo. And sana ay nagustuhan nyo po ito. You can subscribe to this channel, The Container Hardinero. And salamat po sa pagpanood ng aking video. Till we meet again guys. Bye bye mga ka-hardin.